Kumusta mga kapital? Welcome back to our channel again. Kumusta kayong lahat? At maligayang pagbalik. Sa araw nito, magre-review ulit tayo ng isa sa bike na marami na rin naghahanap. Marami nagtatanong sa akin kung magkano yung presyo, kung saan makakabili dito sa Lipa, sa area ng Lipa, Batangas. So tara, re-reviewin natin kung ano yung mga components nito, kung okay ba talaga to sa presyo niya. Alamin na rin natin kung magkano ang presyo niya at saan nyo ito mabibili. At syempre, bago natin umpisahan, kung bago ko lang sa channel na to, don't forget to like and subscribe. Click mo na rin yung notification bell na yan para ma-update kita sa mga bago pa nating video. Kung gusto mong i-share, share mo na rin para makita ng iba. Disclaimer lamang po guys, hindi po tayo binayaran ng bike shop na babanggitin natin sa review na to. And then, hindi rin tayo binayaran ng bike brand na to para gawin ng video na to. So, makikita nyo is honest na review lamang po tungkol sa bike na to. Tara, umpisahan na natin. So ito na yung Java Silver 3 Aero road bike na patok na sa cycling community dahil na rin siguro sa ganda ng forma, geometry nito. Aero yung design at kung mapapansin nyo is halos bladed na rin yung design ng kabuuan ng bisikleta for more aerodynamic. Smooth weld na rin kaya nagmumukha siyang carbon frame. At mas malinis kasi naka-internal cable routing. Tapered na rin yung head tube and ang fork niya is carbon fiber. Ang stem size is 100 cm. Alloy na din. Ang drop bar is bladed design, ang size is 42 for, siyempre, aerodynamic na din. Ang brake levers are combined with its shifters, so maliit na tulak pa kaliwa, lilipat yung chain sa maliit na sprocket. Pag sagad naman yung tulak mo, lilipat naman siya sa mas malaking sprocket. Naka disc brake na rin, ang drop out is quick release, and ang RD niya is decaf ang brand. 11 to 28 teeth, 11 speed, ang FD is decaf na din yung brand, ang crankset is aluminum alloy, ang size is 5034. Ang bottom bracket is hollow tech so mas magana and mas efficient sa pedaling. Crank arm niya is aluminum alloy na din, bladed na rin yung seat post para mas aerodynamic at decaf na rin yung brand. Naka-integrated seat clamp or naka-fix na yung seat clamp sa frame which is adjustable with an Allen wrench. Ang rims are made by decaf, aluminum alloy na rin to. Naka-CST Caesar tires siya, size is 700x25C. Ang saddle is decaf na rin yung brand, slim type. Saktong-sakto to sa mga long ride para hindi masaktan yung puwet natin. At syempre, may kasama na siyang flat pedals para larga na agad kung sakaling matripan mo itong bisikleta na to. Pwede mo na siyang iuwi agad. Pwede mo naman siyang i-upgrade sa sealed bearing aluminum pedals or mas maganda na kung magkiklit pedals ka. So maraming nagtatanong kung ano yung timbang ng bike na ito. Sa nakita ko, ang timbang nito is 10 kilograms. So siguro may konting dagdag pa pero hindi na tataas pa ng isang kilo. Aero road bike itong bisikleta na to kaya medyo may kabigatan. Syempre, eto na, may tatak UCI, meaning UCI certified na itong bisikleta na ito. So UCI is Union Cyclists International. Ito lang naman yung world governing body for sport cycling. So ibig sabihin pumasa itong bisikleta na so sa regulations and standards ng UCI na pwedeng gamitin sa international competitive cycling event. At since marami na rin nagtatanong kung saan makakabili nito, dito sa Levittown sa Marawi, dito sa Lipa, dito yon sa GP Cycling Bike Shop, dito sa Lipa, Batangas. So ilalagay ko yung link ng FB page nila sa description sa baba para pwede mo sila message doon or mag-inquire about sa presyo ng bisikleta. Ang price nito is naglalaro sa 30,000 pesos. Tumatanggap sila ng credit card payment. They also offer home credit with 30% down payment. Mag-inquire lang kayo dun sa FB page nila para sa computation ng monthly payment ninyo. At mas maganda kung siguro bisitahin nyo na yung mismong bike shop nila para mas ma-explain nila ng maayos sa'yo. So yun na mga kapital, nakita nyo kung gaano kaganda yung bike na to. Nakita nyo yung groove set niya, yung components, yung itsura niya, yung pagka-aerodynamic niya. Yung nakita lang natin dun sa bike shop na yun is yung kulay puti at saka yung kulay black. So yun lamang guys, kung may gusto kayong dagdag, huwag mo kalimutan na mag-comment dyan sa comment section down below. Pag-uusapan natin yan at kung may tanong ka, pipilitin natin sagutin yan. So hindi naman natin pwedeng tapusin ang video na to kung hindi tayo mag-shoutout. So tara, shoutout muna tayo. Shoutout sa iyo Rodnavs at sa Hatak sa hapon. Shoutout din sa iyo JR Silvestre.
Shoutout din po sa inyo, Team Papa Jax. Ride safe kayo palagi mga sir. At shoutout din sa iyo, 11STEM-3 Bakal Van Alec. Maraming salamat sa inyong suporta. Alright, so dito na natin tatapusin ang video na to. Maraming salamat sa palagi ang pagsuporta sa video ko, sa panonood ng video ko. Kung bago ko lang sa channel na to, don't forget to like and subscribe. Click mo na rin yung notification bell na yan para kung may bagong upload na video, ma-notify kita. Dahil marami pa rin tayong gagawin na ride sa mga susunod na araw, maraming review na bike related, may daily vlogs din. Kung yan ang treat mo, eh ano pang hinihintay mo, di mag-subscribe ka na. So yun lamang guys, maraming salamat. Again, gaya ng sinasabi ko, mag-iingat tayo palagi. Sundin lang natin yung mga protocol kahit fully vaccinated na tayo. I'll see you in my next video. Thank you for watching and peace out.